Hi guys. Nanginginig pa rin ako kasi kakapanood ko lang nung mag-ina na pinatay ng pulis. Yung ngayon lang, kakapasa lang ng friend ko. Sobrang naiyak ako kasi. Sa baril din namatay yung tatay ko. Ganun kasimple pumatay ng tao, no? Yung ano, porket may baril ka. Hindi ko alam sasabihin ko. Naawa ako dun sa mag-ina. As in. Porket may baril ka, akala mo kung sino ka na. Shout out naman kay ano, Pangulong Duterte. Kakapatay lang ng isang tendero sa ano, sa Baguio ngayon, ito na naman. Pulis na naman, ang kapal pa ng mukha ng babae. Ang kapal pa ng mukha ng bata kasi siya ang dahilan kung bakit na-trigger yung tatay niya eh. Imbis na pauwiin niya yung tatay niya at pakalmahin niya yung tatay niya. Kahit pulis pa yan, may protocol yan kung paano gawin. Kung paano mag-aresto ng tao, hindi yung mangangaladkad ka na lang na akala mo naman ay may ginawang krimen yung tao na kadumal-dumal. Pa-English-English pa ang shootang ina niya. Ang kapal ng mukha niya porket may baril ang tatay niya. Naku, ako talaga pag nakakakita ako ng ganyan ha, natrotroma ako. Kumbaga parang hindi ko... No, yung unang video kasi, yun yung unang nakita ko. Tapos yung pangalawa, hindi ko in-expect na ganun niya, sa ganung paraan niya dadaliin yung mag-ina. As in, ang bilis lang. At ang nakatrigger sa kanya, kunting salita lang nung anak niya. My father is a policeman. At ang isa nagot lang ng matanda, I don't care. Yun lang ang nag-trigger doon sa tatay niyang barilin yung dalawa, yung mag-ina. Sobrang nakaka-shock kung paano niya barilin. Kung paano niya barilin yung mag-ina. Parang na hanggang ngayon eh, shaky pa rin ako, no? Related kasi ako eh. Kumbaga parang... Nakikita ko yung itsura ng tatay ko. Wala namang kasalanan. Do hindi pulis. Ang gumawa. Pero nakakasama lang ng loob. Pare-parehos naman tayong mga tao. Nagkataon lang na kayong meron siguro. Bakit ganun na lang kadaling pumatay ng tao, diba? Parang pumatay ka lang ng asong ano? Parang pumatay ka lang ng hayop. Kasi sa case ko, ganyan din dalawa din. Ang tatay ko tsaka ang uncle ko. Na hanggang ngayon hindi pa naman move on ng family. Ito, first time ko itong gumawa ng video tungkol dyan kasi nakaka-relate talaga ako. Though hindi natin alam ang dahilan, pero... alam mo yung wala kang magagawa. Ang akin lang dun sa anak. Alam mong ganun ang tatay mo, alam mong may baril ang tatay mo. Dapat pinakalman niya yung tatay niya. Dapat pinauwi niya yung tatay niya. Kasi makikinig naman yung magulang eh, lalo na pag anak lang nagsalita. Hindi yung ang tapang-tapang niya, akala mo kung sino siya. Pasensya na ako kasi mukha lang akong masayahin pero ano. Masyashock ka na gano'n pala. Hindi ko akalain na gano'n ang magiging itsura nila.
at least yun, namatay sa sarili niyang bahay, pero yung tatay at uncle ko, hindi ko alam kung paano nila ginawa. Parang na-imagine ko na ganun din kadali nila. Ganun lang din kadali nila kinuha yung buhay ng mahal ko sa buhay. Di ba? Tapos, nung binaril mo, nung mabaril mo sila, yun ba yung solusyon ng problema nyo? Kumbaga, nasolve bang problema? Shout out lang kay Pangulong Duterte tsaka mga chief of officer, chief of police, no? Piliin nyo naman yung mga police nyo. Hindi pa nga nahuhuli lahat ng kriminal sa nanghuli at nang kidnap doon kay ano, doon sa vendor sa Baguio. Ito na naman. Kung ako sa pamilya ng bata, kung ako ang sa pamilya ng dalawang namatay, hindi ko hahayaan na hindi mabita yung pulis. Kasi pwede niyang gawin doon sa ano, eh, kriminal eh. Pero pati dun sa nanay, hindi naman na yun makatarungan eh. Kung makakalabit siya, kung makakalabit siya sa katilya niya, ganun-ganun na lang. Akala mo siya nang may-ari sa mundo, kapal na mukha ng bata, ang sarap sa bunutan talaga. Naawa ako dun sa ano, pamilya ng mag-ina. Kasi hindi nyo alam kung gaano kasakit na mawala ng biglaan ng taong mahal mo, no? Sa mga ganyang paraan. Buti pa yung nawala na lang sa sakit kasi mapre-prepare mo yung sarili mo. Pero yung ganyang pagkawala, ang hirap at ang tagal-tagal mawala talaga. Ang nanay ko, parang ayaw na umuwi ng Pilipinas dahil ayaw niya makita ang bahay namin. Matagal ko nang pinapauwi ang nanay ko pero ayaw niya talaga. So ganun. Ganun kahirap mawalan ng tatay sa ganitong paraan. Ang sakit lang kasi nakaka-relate ako. Parang naawa ako, sobrang naawa ako. Hindi nga ako gumawa ng video, hindi nga ako gumawa ng reaction video doon sa taga Benguet. Doon sa vendor sa Baguio. Kasi kumbaga parang hindi ko naman talaga porte ang magaganito kasi nakikita niyo ang rinireaction ko yung mga love story, yung mga pangyayari sa Tulfo, pero never kong inimagine sarili ko na ano, nabibigyan ko ng video sa paraang ganito yung may sali ko yung nangyari sa tatay ko. Na wala namang kasalanan. As in, dumaan lang ang tatay at uncle ko na nakamotor. Tapos yun na.